Narito ang mga bagay na dapat mong alisin sa iyong katawan dahil ang mga bagay na ito ay maghahatid ng matinding kamalasan sa iyong buhay, pati sa iyong pananalapi, ganun din sa kalusugan at samahan ng relasyon. Ano-ano nga ba ang mga bagay na ito na dapat mo nang tanggalin sa iyong katawan? Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Narito ang mga kagamitan at mga bagay na dapat mo nang tanggalin sa iyong katawan dahil ang mga ito ay maghahatid ng samot-saring kamalasan sa iyong buhay, lalong-lalo na sa iyong kalusugan, relasyon, pati na rin sa iyong pananalapi. Ang unang bagay na dapat mo nang alisin sa iyong katawan, ito ay ang mga sirang medyas. Kung nakasanayan mo nang sumuot ng mga butas o mga sira-sirang medyas, kailangan mo na itong alisin. O kaya naman, huwag na itong gamitin pa. Dahil sinasabi na ang sirang medyas ay naghahatid ito ng bad luck, lalong-lalo na sa pupuntahan mong destinasyon. Dahil sinasabi nga ng ating mga paa, tinatahak nito ang mga magagandang landas na dapat nating puntahan. Kung kaya't kung ang ating mga paa ay nababalutan ng mga butas-butas na medyas, sumisimbolo ito ng hindi magandang destinasyon na pupuntahan mo. Kaya't iiwasan mo ang pagsusuot ng mga sirang medyas nang sa ganun ay matahak mo na ang mga landas na gusto mong puntahan. Ang pangalawang dapat mo nang alisin sa iyong katawan, ito ay ang mga pampaswerteng nabubulok. Kung kayo ay naniniwala sa mga pampaswerte, lalong-lalo na ang mga dahon ng laurel, mga bawang, or kahit ano paman. Kung kayo ay naniniwala sa mga pampaswerte, mainam na dapat marunong kang gumamit ng mga pampaswerteng ito. Dahil kung ang pampaswerteng ito ay nabubulok na at nakalagay pa rin sa iyong katawan, o kaya naman sa iyong bulsa o wallet, at ginagamit mo pa rin ito. Dahil hindi na ito makakaakit ng kahit anumang swerte. Bagkus ito ay magdudulot lamang ng pagka-bad luck sa iyong pananalapi, ganun din sa iyong trabaho. Ang pangatlong dapat mo nang tanggalin sa katawan, ito ay ang mga resibo. Kung naniniwala ka sa mga resibo na naghahatid bad luck, ito nga ay totoo. Kung meron ka mga resibong hindi na ginagamit pa at matagal na itong nakalagay sa iyong bulsa, wallet at bag, kailangan mo na itong alisin. Dahil ang mga resibo or mga bills, ito ay naghihikayat lamang ng mga bayarin na paparating sa iyong buhay. Kung ikaw ay merong mga importanteng resibo, mas mainam na ilagay mo ito sa tamang lalagyan at hindi mo dapat ito ilagay sa iyong katawan, sa iyong bulsa, o kaya naman sa pang-araw-araw na ginagamit mo katulad ng bag o wallet. Alisin mo na ito nang sa ganun ay hindi ito makahikayat ng mga bayarin o gastusin. Ang pang-apat na dapat mo nang alisin sa iyong katawan, ito ay ang mga gayuma. Kung ikaw ay naniniwala sa mga birtud ng gayuma, alisin mo na ito dahil sinasabing kapag ikaw ay gumagamit ng gayuma sa isang tao na iyong napupusuan at ginagamitan mo ito at hanggang ngayon ay nasa sa iyong katawan pa rin ito o tinatago mo pa rin ang mga orasyon na ito, kailangan mo nang alisin ang mga orasyon na galing sa kasamaan. Dahil maghahantong lamang ito sa matinding karma na paparating sa iyong buhay, kalusugan o pananalapi. Ang pang-anim na dapat mo nang alisin sa iyong katawan, ito ay ang mga sirang wallet, mga sirang bag o mga butas-butas na bag. Alam mo ba kapag meron ka mga sirang kagamitan katulad ng wallet o bag, sumisimbolo ito ng pagkaubos ng pera. O kaya naman pagkawala ng trabaho, sumisimbolo kasi ito na dapat ito ay sagrado at malinis. Para maluwag na makakapasok ang pera at swerte. Ang bag at wallet pinaniniwalaan na dapat palagi itong malinis nang sa ganun ay makaakit ito ng maraming blessings. Kaya't kung meron ka mga sirang wallet o bag, palitan mo na ito o huwag mo nang gamitin ang mga sirang kagamitan na ito para tuloy-tuloy ang daloy ng swerte. At ang pang-anim na dapat mo nang tanggalin sa katawan, ito ay ang mga butas na damit o kaya naman mga underwear kasi sinasabi nila na kapag palagi kang sumusuot ng mga butas na damit, mga pantalon or underwear, simisimbolo lamang ito na ikaw ay palaging nauubusan ng pananalapi. Ganun din, hindi ka nakaka-move on sa mga nakaraan. Kaya't kung gusto mong makausad sa mga paparating na biyayang darating, kailangan mo nang i-let go ang mga lumang kagamitan na ito. Nang sa ganun ay magaan ang pasok ng swerte sa iyong buhay. Mas mainam na magpalit ka ng mga bagong damit at palitan ito. Ang pangpitong dapat mo nang tanggalin sa katawan, ito ay ang mga litrato ng nakaraan. Kung meron kang mga litrato na baon-baon hanggang ngayon, nilalagay mo pa rin ito sa iyong bulsa o wallet,
litrato ng iyong karelasyon, or kahit ano paman. Kung meron kang mga memories na hanggang ngayon ay tinatago mo pa rin ito sa loob ng wallet, sa iyong bulsa, or bag, kailangan mo na itong alisin. Ilagay mo ito sa tamang lalagyan, hindi dapat ito nakikita sa pang-araw-araw mong ginagamit. Dahil sinasabi nga na kapag meron ka ng mga litratong nakaraan, ibig sabihin ay hindi ka makakausad patungo sa tagumpay dahil nakapokus ka pa rin sa iyong nakaraan. Para makausad ka sa mga paparating na bukas, kailangan mo na itong isantabi at ilagay ang mga litrato sa tamang lalagyan. Nang sa ganon ay tuloy-tuloy ang pasok ng swerte at kasaganahan sa iyong buhay. Ang pangwalong dapat mong alisin sa iyong katawan, ito ay ang malalaswang tattoo. Kung ikaw ay mahilig magpatato ng mga malalaswa o kaya naman mga nakakatakot na imahe, kailangan mo nang alisin ito sa iyong katawan dahil maghihikayat ito ng matinding karamdaman o kaya naman isang tukso sa iyong buhay. Kailangan mong alisin ang mga malalaswa o mga nakakatakot na litrato nang sa ganun ay hindi ka mapapalapit sa mga kasamaan. Ang mga ganito kasing larawan ay naghihikayat ng mga tukso at kasamaan sa kapaligiran. Kahit iiwasan mo ang magpalagay ng mga tattoo na hindi ka aya-aya sa iyong pangangatawan. At ang sunod na dapat mong tanggalin sa iyong katawan, ito ay ang mga kinakalawang na accessories katulad ng hikaw, singsing o pulseras. Dahil sinasabi nga kapag meron ka ng mga kinakalawang na kagamitan, ibig sabihin din ito ay magiging kalawang din ang resulta ng iyong kapalaran. Kakalawangin ang lahat ng mga pinagpaguran mo galing sa iyong trabaho at ang iyong mga pinagpagurang pananalapi ay agad itong mauubos kapag meron kang mga kagamitan sa iyong katawan na kinakalawang na. Kaya kailangan mo nang alisin ang mga kinakalawang na kagamitan para tuloy-tuloy ang pagpasok ng swerte sa iyong buhay. At ang pangsyam na dapat mong tanggalin sa iyong katawan, ito ay ang mga kagamitan na galing sa nakaw. Kung nakasanayan mo nang gumamit ng mga kagamitan ng hindi sa iyo o kinukuha mo lamang ito galing sa ibang tao, ito ay hindi maganda at naghahatid ito sa iyo ng malaking karma or bad luck. Ang mga kagamitan na galing sa nakaw ay kailanman hindi ito maghahatid ng swerte, bagkus ito ay maghahatid ng grabing kamalasan sa iyong buhay. Kaya't huwag ugaliing gumamit ng mga bagay na pinagnakawan. Mas mainam na ito ay galing sa iyo mismo at pinagpaguran mo para ang swerte ay tuloy-tuloy na dumaloy sa iyong buhay. Kahit ugaliin mo gumawa ng kabutihan para ang swerte ay dadaloy ng napakabilis sa iyo. At ang pangsampo na dapat mo nang tanggalin sa iyong katawan, ito ay ang pagsusuot ng mga perlas. Ang perlas kasi sinasabi na meron itong bertud o sumpa ng paghihiwalay ng mga mag-asawa o karelasyon. Ang perlas noong unang panahon pa, sinasabing ito ay naghahatid swerte. Subalit sa nalaman kong sikreto ng perlas, meron itong nakatagong hindi magandang na idudulot sa mga tao. Kahit kung mapapansin mo, halos lahat ng nagpapakasal ay sumusuot ng perlas. At pagkalipas ng mga ilang taon, sila ay naghihiwalay na. Dahil sa kadahilanan na ang perlas ay may bertud ito ng paghihiwalay o may sumpa ito ng hiwalayan. Kaya't iiwasan mo ang pagsusuot ng mga perlas katulad ng mga perlas na hikaw, singsing, pulseras at iba pa. Kailangan mo na itong isantabi. Kung meron kayong mga perlas, mainam na ilagay ito sa tamang lalagyan at huwag itong ugaliing isusuot araw-araw. Nang sa ganon ay maiwasan nyo ang mga bad luck na mangyayari sa inyong buhay. At yan ang 10 bagay na dapat mo nang tanggalin sa iyong katawan para tuloy-tuloy na dumaloy ang swerte sa iyong buhay. Tandaan na ito ay mga gabay at pampaswerte lamang. Huwag pa rin nating kalimutan na tayo ay manalangin dahil tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat para sa atin. Sabayan pa rin natin ang lahat-lahat ng pagsusumikap at diskarte nang sa ganun ay makamit nyo ang inyong mga pinapangarap sa buhay. Sana'y nakatulong ako sa videong ito. Maraming salamat po. Hi guys, isishare ko po sa inyo ngayon ang pampaswerte na dapat nyo pong ilagay sa inyong mga pitaka. Ito po ay nag-a-attract ng maraming customer. Swerte din po ito sa negosyo at sa inyong trabaho. So ito po guys ay kailangan nyo pong ilagay palagi sa inyong mga wallet. Share ko sa inyo guys kung bakit siniswerte ang aking wallet sa kadahilan na meron po akong sikretong nilalagay dito. Ito po guys yung mga original gemstones or crystals. So ito po guys yung ating original crystals or gemstones. Galing pa po ito guys sa ibang bansa, sa bansang South Africa. So ito po guys ay napakaganda kasi po ang gemstones ay meron po siyang buhay. Ito po ay kailangan lang i-recharge sa full moon o kaya naman sa tubig na may asin at lalakas na po ang bisa nito.
So ito po guys, iba-iba po ang pangalan nito. Babahagi ko po ito guys, unang-una, ito pong color yellow. Ang pangalan po nito guys ay si Trin. Ito po yung stone for manifestation, money magnet, wealth and abundance. Kapag meron po kayo nito, mas mapapabilis po yung pagmamanifesto ng inyong mga kahilingan. Maganda rin po ito guys kasi lumalaki po yung value nito. Tulad din po ito guys ng ginto or gold po. Habang tumatagal, pwede rin nyo rin po ito guys ipamana sa inyong mga anak. Kapag hinaluan nyo po ito guys ng ginto, mas lalo po siyang magmamahal ang presyo. At ito naman po guys, kulay puti is clear quartz. Ang clear quartz po, maganda po ito, anti-radiation. Ito rin po ay nag-a-amplify ng money. Ibig sabihin, money booster din siya. So, meron din po ito guys, tagline na swerte pagdating po sa ating kalusugan. Pinapataas po nito yung ating vibrational frequency kung bakit mabilis tayong nakakaakit ng kaperahan. At ito naman guys, pink is rose quartz. Stone for love po ito guys. Pwedeng-pwede po ito sa may mga karelasyon. Magandang maganda po ito guys sa samahan kasi nagbabibrate po ito ng love, joy, and happiness. At maganda rin po ito sa inyong negosyo. Mabilis po itong mag-attract ng maraming customers. At ito naman po guys, color green is green aventurine. Maganda po ito guys sa inyong tindahan. Tinatawag din po itong stone for money. At maganda rin po ito guys kung mahilig po kayong magsugal. Maganda po ito sa mga pagtataya. Samahan nyo lang po ito guys ng tiger's eye sa inyong pagtataya. At ito naman guys, tiger's eye kulay brown, stone for protection. At maganda rin po itong money magnet. Ito guys, nagkokontra po ito ng mga inggit, krisis sa pinansyal. Kung mayroong mga mangyayaring kagipitan, kinokontra po ng tiger's eye. So napakaganda po nito. At ito naman po guys, medyo purple. Ito po yung amethyst. Ang amethyst po guys is napakaganda po nito pagdating sa ating kalusugan kasi nagtataboy po ito ng mga stress at depression. Maganda rin po ito sa kaperahan. Nagbibigay ng balanse. So yan po yung tinatawag po guys sa aming 6 luckiest crystals. So marami na rin po yung naka-avail sa amin nito at marami rin po yung mga tumatawag sa amin at nagpapasalamat dahil napakabisa ng aming crystals. Ito po guys ay available sa aming Shopee store. Search nyo na lang po yung aming store guys. Ito po yung nakalagay na store namin. Infinite Gems po guys. Hanapin nyo lang po yan. Dati po ito guys, 1,500. Ngayon po ay nakasale po kami ng 50% off. Ngayon po guys is 750 na lang po ito. So avail na po kayo guys kasi limited lang po ito. Meron lang po tayong 15 pieces nito guys. So anahan na lang po kayo guys kasi limited slots na lang po ito. Malapit na po itong masold out. So yan guys, ilagay nyo lang po ito sa inyong wallet. Pwede nyo po itong ilagay sa balot na plastic kasi meron na po kaming lalagyan na plastic. So yan. Kapag order po pala kayo nito guys, pwede nyo itong hugasan kaagad at patuyuin at ilagay po agad sa inyong red pouch. At pwede nyo na po ito guys ilagay sa inyong wallet. So, depende po sa inyo guys kung gusto nyo pong ilagay dito or dito sa mga pouch. So, lagay nyo po yan dyan guys palagi at aalisin nyo lang po siya guys kung i-recharge nyo po siya sa tubig na may asin sa loob ng 24 hours o kaya naman sa full moon. Maganda po ito guys kasi meron na po kayong libreng red pouch at meron na din po kayong box na itim. So, yan guys is libre na po itong box at itong red pouch. 750 pesos lang po ito guys. Lifetime nyo na pong pampaswerte sa inyong wallet. Pwede nyo pa pong ipamana sa inyong mga anak or apo. Hindi po ito katulad ng mga ilang pampaswerte na nabubulok. Ito po ay lifetime na po. So yan guys, kung nais nyo pong mag-avail nito sa aming direct order po, tumawag lang po kayo sa cellphone number namin na 0910-025-7566. Yan po guys yung direct order namin. Ang payment po nyan is via GCash or Palawan, Cebuana, or Paymaya. At pwede rin po kayo guys mag-order sa amin Shopee store. Search nyo lang po yung store namin sa Shopee. Infinite Gems po guys. Hanapin nyo lang po yan sa Shopee para mabilis nyo pong mahanap. At ilalagay ko rin po yung link nito dito sa comment section.